nangyari sa buhay ko. Ang pamilya ko, meron na rin trahedya ngayon. Isa lang naman ang inugatan nito eh. Ang pag-alis ko. Bakit kasi naniwala ka na meron kang sakit na cancer? Dahil dun sa pinuntahan namin ng doktor ng kapatid ko. Dalawa yun eh, kasi nag-second opinion pa ako. Dalawang doktor? Parehong nagkamali? Ano ba yan? Parang ang tanga-tanga naman ata ng mga yan. Eh, kilala mo ba talaga sila? Hindi. Nakilala ko lang sila nung nagpa-check up ako sa kanila. Eh, bakit sila ang kinuha mo? Kaya nga. Eh, mali ka naman kasi talaga eh. Alam mo ba ha, ang mga doktor, tsambahan lang minsan yan. Ano nga eh. Dapat sinabi ko na to sa asawa ko, pero hindi ko to sinabi sa kanya dahil ayoko mag-alala siya. Tinago ko to sa asawa ko dahil ayokong matakot siya. Kahit nga sa family doctor nila, hindi ako lumapit eh. Dahil ayoko talaga mag-alala yung asawa ko at ayokong malaman niya yung nararamdaman ko at yung kalagayan ko. Bakit kasi ayaw mong ipaalam sa kanya? Ayoko kasi mag-alala siya eh. Tsaka doon din ako nagkamali. Dapat sinabi ko sa kanya. Dapat tinapat ko siya kung ano talagang kondisyon ko. Tsaka dapat naging maingat ako sa pagpili ng doktor. Kailan mo ba ako sasagutin? We've been going out for several months now. Naging straight naman ako sa'yo, di ba, Dave? I told you I'm not yet ready to get into a relationship. Alam mo kung iinip ka. Maybe we should stop seeing each other. Hindi naman sa ganun, Sophia. I'm willing to wait. Kung gusto mo, patunayan ko sa'yo kung gaano ako seryoso sa'yo. Seryoso ka? You mean it? Papatunahin mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Oo naman. Dave, doktor ka, diba? Yeah? Why? You know, maybe you can do something for me. At kapag nagawa mo yun, baka maging seryoso na ako sa idea mo gawin kang boyfriend. Sige. Anong kailangan kong gawin? I'll tell you, babe. Straight. Dapat hindi ako nagpagamit sa kanya. Dapat hindi ko sinirang buhay ni Elisa dahil lang sa kapritso ni Sophia. Masamang tao pala ang Sophia niyan eh. Bakit ka naman nagpagamit sa kanya? I was too set on getting hurt, tita eh. Hindi ko naisip noon ang magiging consequences. Minanipula ka niya. Pinagsinungaling. How can she ask you to lie like that sa kapatid niya? Sobrang pinagawa niya sa'yo. Dapat ni-report mo siya sa pulis. Paano ho? Sasabit ako. Masisira din ho ako. Eh, asan ngayon si Elisa? Sa Palawan. Hindi ko alam kung anong lagay niya doon. Buhay pa ba siya o nagawa ng paraan ni Sophia para mailipit siya? Grabe naman ang Sophia niyo. Sa God, sa buto ang kasamaan niya. Ang dami ng paghihirap ang pinagdaanan ko. Sunod-sunod na ang dagok. Nakulong ako. Si Papa, nagkasakit. Si Lola Chabeng, namatay. Ang asawa ko parang wala nang pakialam sa akin, parang nakalimutan ako. Minsan, iniisip ko eh, parang gusto ko nang sumuko. Minsan, tinatanong ko sa Diyos na sana kunin na lang ako. Pero may anak ka, Elisa. Dapat lakasan mo yung loob mo para sa kanya. Alam ko. Tsaka, nandito na rin ang kapatid ko. Alam kong tutulungan niya ako. Alam kong hindi niya ako papabayaan. Malaki ang tiwala ko sa kapatid ko. Alam kong masusolusyonan niyan lahat ng to. Makakalabas ako dito. Kumpadre, I can't take this anymore! Kamuntik nang tumakas ang kriminal na yan! At bilang mayor, dapat may action plan, di ba? Ma'am, may bisita po kayo. Dammit, nasa telepono ako! Stupid, oh! Ma'am, importante lang daw po. Call you back, kumpadre. Someone's here. Bye. This better be good. At sino mang bisita niyan, ha?
Sandali lang po. Tuloy po kayo. Ma'am, ito po yung bisita niya. Bakit pinapasok mo yan? Kaaway ko yan. Hindi tayo mag-aaway. As a matter of fact, magkakampi tayo. Kakampi? Anong pinagsasabi mo? Can I sit down? Mrs. Arellano, magkakampi tayo. Cause just like you, gusto kong maparusahan at mabulok sa bilangguan si Elisa.